What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create 1 million subscribers of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Ang topic natin for today is just a continuation noong last 3 episodes ng Earflix Home Remedy Edition. Okay? Kung ano-ano ba yung mga home remedy na pwede natin gamitin sa paggamot ng ating mga tenga. Okay? So, ang topic natin for today is effective ba ang hydrogen peroxide o yung tinatawag natin agua oxinada sa paggamot ng luga. Okay, let's break it down. Umpisa muna natin yung hydrogen peroxide or agua oxinada. Okay, yung hydrogen peroxide, yun yung chemical name ng agua oxinada. And kilalang kilala siya as mabisang disinfectant laban sa virus, bacteria at fungi. Subalit, napag-alaman ng ating mga scientifico na itong agua oxinada ay medyo masama siya sa healing property ng sugat. Okay? Instead na, or sa sobrang galing niyang maglinis, pati yung paglangid or yung paghilom ng sugat na apektuhan. Okay? Second thing na kailangan nating tandaan dito sa topic na to is yung tinatawag natin luga or otorrhea, kung hindi kayo familiar doon, yung link nandiyan sa taas, is an implication na merong sugat or merong infection sa loob ng ating tenga. Whether nanggagaling to sa outer ear or sa middle ear, okay, sign siya na merong nangyayaring infection sa tenga. Kumbaga nilalabas ng katawan yung discharge na kung saan binubuo siya ng mga patay na bakterya, patay na mga cells, at kung ano-ano pa. Okay? So, anong opinion natin in regards with paggamit ng agua oxinada? Kung merong wound sa loob ng tenga, okay, or infection sa loob ng tenga, hindi ko masasuggest na gagamitan natin ang agua oxinada. Una sa lahat is because yung agua oxinada is wala tayong clinical study o malawakang pag-aaral about agua oxinada. Okay? At higit sa lahat, yung mga nakukuha natin sa over-the-counter is hindi natin alam din yung percentage ng solution na yun. Maaring instead na sige nga, malilinis natin yung ating tenga, o pwede rin natin masira yung mga structures sa loob nun. Ngayon, ang tanong, bakit pa tayo nagbablog about effectivity ng agua oxinada laban sa, or sa paggamit sa, effective ba siya sa paggamit sa luga? Kaya natin ginagawa ito is para magbigay tayo ng mas tamang information. At syempre, yung iniisip lang natin is yung safety nyo. Okay? So, besides sa maganda siyang disinfectant, yung agua oxinada kasi is a degreaser. Ibig sabihin ng degreaser is pupwede nyo siyang pantanggal ng oil-based substance. Okay? So, anong implication nito pagdating sa ating mga tenga? Kadalasan, meron tayong part ng ating, specifically ng ating outer ear, na nasa ating ear canal, yung tinatawag nating mga sebaceous glands. Okay? Yung mga sebaceous glands is specialized siya na sweat glands na kung saan naglalabas siya ng pawis at mantika or oil na eventually nagiging cerumen o yung tinatawag nating tutole sa Tagalog. Yung tutole, iba siya sa luga. Kanina nabanggit natin na yung luga is composed of dead cells, dead bacteria, discharge or fluid ng katawan at halo-halo, no? Usually mucoid yung ano niya, parang sipon yung consistency niya. Now, yung pagdating naman sa tutole, pupwede siyang dry or parang paste, okay? Na kung saan parang oil-based yung kanyang consistency.
Kadalasan, nangyayari kasi sa atin, madalas tayong gumagamit ng ating cotton buds at posible nating masiksik ngayon yung ating tutuli sa loob. O pwede rin na meron mga tao na excessive naman silang mag-produce ng serumen at naiipon din yung kanilang tutuli sa loob. Okay? Ways na ginagawa ng mga ENT or ng mga ibang mga audiologists para tanggalin yung impacted o yung namuong tutuli is through irrigation o yung lalagyan ng tubig o ipa-flush out yung tutuli palabas. At pangalawa is po pwede natin tinatawag natin curation o yung parang kinukutsara ng ENT para tanggalin. At huli yung tinatawag natin suction. Okay? Pero meron mga insidente kasi na sobrang tigas ng earwax. Hindi natin magamit itong tatlong ways na to. Kaya dun ngayon papasok yung home remedy na binabanggit natin is to use hydrogen peroxide as a degreaser, okay? Para mapalambot o matanggal o madurog yung ating namuong tutuli. Paano natin gagawin to? Una sa lahat is papatakan natin ang ating tenga ng hydrogen peroxide. Of course, bubula siya. Give it about 1 to 2 minutes. At pagkatapos natin babaran, lalagyan natin ng bulak para maabsorb yung ating hydrogen peroxide solution at ititild natin sa other side. Okay? Para totally ma-drain siya. Gawin natin for about 2 to 3 days. As a precaution, okay? Lahat ng mga home remedies na nakikita nyo dito sa YouTube is posibleng makatulong sa inyo at posible ring magkaroon ng implication sa inyong overall hearing o sa inyong pandinig. Kaya kailangan meron pa ring supervision ng inyong doktor. Okay? And of course, if symptoms persist, please consult your audiologist, please consult your doctor para mabigyan kayo ng antibiotics kung kailangan or ng mga antifungal kung kailangan. And that's all for today's show. This is again Sir Eros. We will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you soon. Bye!